nandito po ako bilang kaibigan po ng ating susunod na Pangulong Jojo Binay. Wala po akong talent dito. Totoo po yun. Mamatay na ako ngayon kung meron. Tingnan nyo, buhay ako. Kasi totoo, wala po talaga. Nandito po ako bilang kaibigan ng ating mahal na Pangulo. Bakit po naging magkaibigan kami? 2014 po, unang nakita ko ang ating magiging Pangulo nung namatayan po ako ng aking mahal na ina. Dumalo po sa akin si Vice at nakita ko kung gano'n siya ka-cute sa personal. Kita mo ah. Kita mo lang ngayon, bagat ko sa'yo ah. Cute eh, no? Cute agad eh. Pagkita ko, wow! Nandito si Vice. Totoo po, kasi noon po, hindi pa kami close. Ang close ko talaga, ito pong advisor niya. Ito, nakita niyo to. Yan, yan po ang close ko. At magkaibigan po sila ni Vice. So, nasabi ko po sa kanya, grabe, ang bait naman ni Vice. Dahil namatay po ang nanay ko, December 30, magbabagong taon. So, wala po masyadong pumupunta sa akin. Dahil po, magbabagong taon, syempre nakabakasyon po lahat. Pero, ang magiging pangulo natin, nagbigay ng oras para sa akin. At doon po, napatunayan ko na ang pagkakaibigan po ay nasusukat hindi sa tagal ng panahon, pero sa panahon kung saan madilim ang oras dahil namatayan po ako ng nanay. At naiiyak pa ako ah. Alala ko nanay ko. At sabi nga nila, walang forever. Diba? Kaya ang pagkakaibigan namin, walang forever. Bakit? Kasi ang pagiging magkaibigan namin ng ating magiging Pangulo ay may bukas. Bakit may bukas? Dahil ang bukas po ay hindi natatapos. Bukas! Uy, bukas! Uy, bukas! Okay, tawa lang yung mga balat ko sa'yo, ha? Bongga talaga! Yes! Eto na to! Patay kayo rito! Ako po ay hindi nandito para mamulitika. Pero kung sakaling ako ay mapupunta sa politika, matagal pa yon. Pero ngayon, kung lahat ng boboto sa akin, marami, ibigay nyo na lang sa ating magiging Pangulo at sa lahat ng kandidato ng una. Yes! Ngayon, kakanta ko sa ayaw at sa gusto nyo! O, kakanta ko. Aray ko. Ano tuloy ako ng electric?